Yung pong nawawala, eh andito po sa tabi natin. Makakausap po natin ng eksklusivo at live na live dito po sa Umagang kay Ganda, si Ginang Josefina Tallado. Ang nawawalang asawa ni Camarines Norte Governor Edgardo Tallado at ang kanya pong aide na katabi ko po ngayon, si Darlene Francisco. Andito po siya at kasama po ang abogado nila na si Attorney Lorna Kapunan. Una-una, Umagang kay Ganda po sa inyo. Alam namin na puro wala pa kayong tulog. Opo. Linawin nga po namin natin ang pangyayari. Ang una pong balita, eh, baka kayo eh, kinidnap. Ano po ba ang... Yun yung kabanon lahat eh. Oh, ano po ba ang totoong nangyari? Kayo po ba yung nakidnap? Unang-una po, ako po si Pina Josie Banning Tallado, asawa ng kasalukuyang gobernador ng lalawigan ng Camarines Norte. Kaya nga po ako nandito para linawin na hindi po ako nawawala at hindi po ako nakidnap. Mm-hmm. Ang totoo pong pangyayari ay pusa akong umalis o tumakas ako sa bahay namin kasi alam kong hindi na ako safe sa sarili kong tahanan. Bakit po ninyo kailangan tumakas at bakit nyo po naramdaman na hindi kayo safe sa sarili nyong tahanan? Dahil po nang una, may pumasok na sa kwarto namin ng linggong gabi. Mm-hmm. At nang umuwi po si Governor galing sa Manila, eh, sa unang pagkakataon po, sa 28 years namin pagsasama, nung po lang po nakita ang mukha, ang ganong mukha, ang ganong galit sa kanyang mukha. Galit na galit po sa inyo ang inyong asawa? Bakit po magagalit naman sa inyo ang inyong asawa? Dahil po, may nakita siyang picture na nag-post sa FB. Picture po nino? Ng isang babae. Na isang babae. Ano po ang relasyon ng babae na to sa pagsasama ninyong mag-asawa po? Okay. Anthony, medyo natatakot pa. As you can see, no? Hirap na hirap siya kasi traumatized nga siya. Apo. Itong isang classic case na battered woman syndrome, no? Na ilang taon na siya with the husband and nagtiis sa infidelity ng husband hanggang pumantong sa, ito na, may death threats na on herself and on Darlene also. So, ang bottom line dyan is, si Governor po ay may mistress. As I had a mistress for the last 2 years, at lumabas ang picture ng mistress na sa Facebook at silang binintangan. Dapo. Which is absolutely hindi totoo. Teka muna, attorney at saka misis. Iiyak-iyak si Governor doon sa TV nung binapanag ko eh. Oo. Alas mga iyak-iyak eh. Parang sabi niya, hanapin niya asawa niya. Parang nananawagan pa na... May manhunt ka, hindi ba? Or Opo. Woman hunt para sa kanya, no? Para sa babae, in this case. So... Pakiklaro niyo nga po yun na... kung pwede po kayo sumagot, ano, Ma'am Josie at Attorney, merong na-post sa Facebook na larawan ng isang babae. Ano, sino po yung babae? Huwag nyo nang banggitin yung pangalan, pero ano po kaugnayan ng babae na to sa buhay po ninyo? Sino po ba itong babae na to? Siya po ang kasalukuyang ngayong ginalulukuhan ni Governor Edgardo Tallado. Uh-huh. Tapos na, lumabas sa Facebook ang kanyang larawan, ang pinagbibintangan kayo naglabas nun. Opo. Opo. Pero wala pong katotohanan yun. Opo. Dahil po doon sa lumabas na picture na yun, na kaya galit na galit, galit si Governor. Oh. Yun lang po ba ang hawak ninyo? Bukod sa, yun lang po ba ang maaaring maging dahilan? Kasi parang... Matatang ko rin siguro, ano po ba yung picture? May caption po ba? Ano ba yung description ng picture para ikagalit na isang tao? Well, hindi, sa totoo po, hindi ko nakita kung ano yung itsura talaga. So talaga nagtataka ako bakit gano'n na lang yung naging reaction niya sa akin. Kaya puzzling din sa iyo yung situation. Pero si Darlene... Si Darlene kasi IT expert ito eh, na aid niya. Si Darlene, Darlene, kumusta ka na pala? Kaya okay ka lang po. Hindi ko po aid si Darlene. Ah, hindi po? No, I'm not. Ah, magkaibigan kayo. Naku, eh, buti na lang at kinlaro ninyo. Buti na kayo nandito. Ngayon, parang, ano ba nangyari? Ano ba, nakita mo ba yung picture? Oo po. Ikaw ba nag-upload nung picture? No, hindi po ako nag-upload. Ano po ang itsura ba nun? Kasi po, may kumakalat nga po na link. So, I decided to click the link. Tapos po, yun, nakita ko lang. Tapos,
Ledma naman. The next time na papakita ko kay tita, wala na yung link. Expired link na po. Meaning, tinanggal na po. Tsaka kumakalat daw po. Ewan ko po kung bumakalat kasi that time hindi naman po kami masyadong nag-check ng internet. Ito nung lumabas yung picture, ilang araw ito bago o during that day na nakita niyo po, misis, yung galit ni Governor? Hindi po. Umalis po siya ng Camarines Norte. Nakapost na po yung picture na yun. Parang Sabado nung nakaraang linggo. Tapos nung ilang araw makalipas bago kayo kinumpronta nung Mr. Miyerkules na po ng umaga. Ang pinaghabang. Kasi alam mo yung away mag-asawa, nangyayari ito di ba? Pero para maramdaman yung pinagtatangkaan yung buhay ninyo, bakit po nyo nagawang tumakas? Kasi ang nangyari po noon, nung Miyerkules nang kinumpronta niya ako, may baril po akong nakita sa likuran niya. Yun na po yung alam pong anytime baka patayin niya ako. Or dahil sa bugso ng kanyang galit, hindi natin masasabi kung ano ang pwedeng mangyari. Dati na po bang napagtangkaan ang buhay niya? Ay, hindi naman po. Ngayon lang first time. Kinonfiscate pa lahat ng... She had 3 cellphones. Kinonfiscate yung cellphone niya, yung iPad niya, lahat. Sinira yung... Ikwento niyo, no? Sinira yung internet, yung kanyang laptop, sinira, ginamit ang barrel para wasakin yung mga ganyan, no? Yung kanya siya natatakot because she's never seen this in the husband. Ang picture kasi napaka-compromising. It's a picture of his mistress, nakahubad, and masturbating. So, yun ang matindi doon. So, napahiya. Napahiya si Governor at napahiya yung mistress. So, siyang binintangan. Ma'am Josie, ito ang iniisip ko. May mga anak po ba kayo? Mayroon po kaming anak. Nasaan po yung mga anak niyo ngayon? Ay, isa po akong anak. Isa lang po ang anak ko at may dalawa kaming apo. Okay.